panibagong heartbreak ang pinalasap ng Kazakhstan sa Philippine volleyball team matapos sirain ang pangarap na finals appearance. Anyari, mga dahilan ng pagkatalo ng alas Pilipinas alamin, mga politiko umepal sa venue, mga posibleng pumalit sa lineup ng alas Pilipinas kilalanin. Pero bago yun mga ka-V-heads, huwag kalimutang mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Maraming nalungkot sa first ever loss ng alas Pilipinas sa 2024 AVC Challenge Cup matapos daigin ng Kazakhstan sa semifinals in 3 straight sets, 25-23, 25-21 at 25-14. Ito ay matapos ng good run ng newly formed team ng preliminaries, finishing first sa Pool A with 4 wins and no loss. Kaya nga doble hanggang triple ang pait ng semifinals loss ng Pilipinas. Nasira ang pangarap ng alas para sana sa historic first ever finals appearance ng Philippine Women's Volleyball Team sa kahit anong AVC Indoor Volleyball Tournaments. Ang masaklap pa nga dito ay nasira ang championship dream ng Pilipinas sa kamay ng Kazakhstan. Matagal na nga binibigyan ng heartbreaks ng Kazakhstan ng Philippine Women's Volleyball Team simula pa noong 2018 Asian Games. At narito nga ilang observations ng mga fans sa mga dahilan ng semifinals loss ng Pilipinas. Disclaimer lang mga ka-V-heads na ito ay base sa insights lamang ng mga fans at base na rin sa sariling opinion ng writer. Kung may sarili kayong insights, i-comment nyo na yan below. Unahin nga natin ang observations sa mga numero o statistics. Clearly, dinomina ng Kazakhstan ang depensa. As expected sa game ng Maladavid versus Goliath, mataas ang tsansa na mahuli ang alas Pilipinas ng solid blocking ng Kazakhstan. Sa game na ito, nakapagtali ang Kazakhstan ng 8 blocks kumpara sa 3 ng alas Pilipinas. Hindi gumana ang blocking prowess ni Nateya Gagate at Fifi Sharma at yun nga ang isa sa big factors ng ating pagkatalo dahil hindi rin maayos ang block touches ng koponan. Ang 3 blocks ng alas Pilipinas ay galing pa sa bench player na si Ara Panike. Maging sa serving game ay nanaig pa rin ng Kazakhstan bringing their A game sa service line. Kaya nahirapan ng husto ang first ball ng Pilipinas. Yun nga naging sermon ni Captain J. De Guzman dahil nahirapan siyang maghabol at mag-set up ng plays para sa Pilipinas. At for me isa nga yun sa biggest disadvantage ng alas Pilipinas for this game. Dito nga hinanap ng mga fans ang services ng defensive outside hitters ng Pilipinas na sina Gemma Galanza at Bella Belen. Trending si Belen sa Twitter o X kahit nga hindi nga ito naglalaro. Pinalakpakan naman niya ang kanyang NU teammate na si Panike na naging magic bunot ng alas Pilipinas. Anyway, bukod sa blocking at service, makikita rin ang disparity sa offense efficiency ng dalawang teams. Kahit dikit ang number of attacks, natalo ng husto ang spiking efficiency ng Pilipinas. Almost 50% ang attacking rate ng Kazakhstan dahil hirap dumepensa ang alas mapa net of floor defense. 37% lang ang attacking ng Pilipinas. Nabutata at nabantayan nga ng husto si Cici Rondina habang well-scouted din ang number 1 scorer ng Pilipinas na si Angel Canino scoring only 9 points kumpara sa kanyang AVC average na 18 points noong preliminaries. Kapos din ang production ng middle hitters with Gagate and Sharma tallying only 9 points combined. 3 points lang din ang naitala ni Aya Laure. Overall, nag-matter talaga ng husto ang height advantage ng Kazakhstan hindi lang sa net defense kundi pati na rin sa opensa. Malaking factor din ang impressive performance ng kanilang libero na si Sagimbayeva. Anyway, matapos ang loss, nagsilabasan nga ang lineup revision na suggested ng mga fans. Gustong ipasok ng mga fans sa VNL Challenger sina Gemma Galanza, Tots Carlos, Catarado, Bella Belen, Jonah Perdido, Detdet Pepito at Alyssa Solomon. Trending ang ilang nabanggit na players sa X. Anyway, sinisi rin ng mga fans ang bakikiepal umano ng mga dumalong politiko na gumit na pa sa photo ops ng koponan. Present sa venue sina Bongo, Pia Cayetano at Richard Gomez. Dahil sa pagkatalo ng Pilipinas, marerelegate ang alas Pilipinas sa bronze medal match kontra sa nakalabang Australia noong preliminaries. Habang umakyat naman sa finals kontra Vietnam ang Kazakhstan. Anyway, sa likod ng pagkatalo na nanatiling positibo ang kapitana ng alas Pilipinas na si Gia De Guzman sa kanyang post-game interview. Ayon sa kanya, nahigitan na nga ng koponan ang expectations ng karamihan at no doubt na totoo nga ito matapos ang ilang historic moments ng alas Pilipinas noong preliminaries. Patuloy naman ang pasasalamat ni Gia De Guzman sa mga fans na patuloy na sumusuporta sa koponan.